pangamin litter ng bahay, jeepney, barko at iba pa na gawa sa kawayan, walis tingting, mga retaso ng kahoy at dahon ng saging. Gawa ang mga ito ng 20 anyos at third year animation student na si Nilo Betito Jr. ng Bacacay Albay. Nag-start po yung paggawa ko ng miniature and sculpture nung high school po ako. Kapag may mga activity project na related sa arts, yun po, imbis na i-drawing ko siya, ginagawa ko siyang miniature para maiba. Magaling din na gumuhit si Nilo. Pero ang pinaghirapan at pinakamamahal niyang artworks ay napagdesisyonan niyang pakawalan para makalikom ng pera para sa kanyang pag-aaral online. Noong isang araw, ipinost niya sa internet ang mga larawan nito at ibinenta para makabili ng sariling laptop. Gumagawa na po talaga ako ng mga artworks na pambenta. Tumatanggap din po ako ng commissions. And ito pong mga nakikita niyo dito sa background ko is pang-exhibit ko po talaga sana siya, and may sentimental value po talaga siya sa akin, kaya ayaw ko sana siyang ibenta, pero dahil sa kakapusan and sa pangangailangan ko na magka-laptop, napilitan po akong ibenta siya. Lahat po ng artworks ko na available. Pangatlo sa limang magkakapatid si Nilo. Mekaniko ang kanyang ama habang tutok sa pamilya ang kanyang ina. Dalawa silang nag-aaral sa kolehiyo kaya hirap siyang mabilhan ng laptop ng magulang. Matagal na po ako nagsabi sa magulang ko, pero dahil po sa kakapusan namin sa pera at marami din po kaming ginagastusan, hindi po namin kayang bumili ng laptop na kakailangan ko sa pag-animate. Which is yung laptop po kasi namin sa pag-animate ay hindi yung ordinary laptop, yung mataas po yung specs. Yung pwede na po namin, pwede ko na pong gamitin sa pag-animate na laptop is minimum siya 30,000. Ang miniature artworks ni Nilo mula 1,000 hanggang 3,000 piso ang halaga, habang ang halaga ng paintings mula 600 piso hanggang 9,000 piso. Umaasa si Nilo na susuportahan ng publiko ang paraang ginawa para sa pag-aaral niya. Pangako niya sa sarili, magsusumikap sa pag-aaral para maging mahusay na animator at ipagpapatuloy ang paggawa ng artworks na nagdudulot ng saya sa iba. Para sa Bicol.ph, Karen Cannon.